please lang, karamihan sa mga nata-target nito, karamihan sa mga nakakasakit nito, mga kabataan. Kasi hindi nila alam yung totoo. Yun ang alam, sabi ko sa inyo, ang agad na magkakaroon ng sakit. Noon, ang early detection ng prostate cancer sa lalaki, prostate cancer kasi walang ganon. Age 50 years old. Sa 50 years old pala doon makikita yung early signs and symptoms ng prostate cancer. Ngayon, maaga pala meron na. Kaya minsan boys, dito, di ba dyan, di ba? Ba't yung kulukul yun at hindi mukul na kastor, right? May bumukul yun. Totoo yun. Kaya at kayang kayo, tugutin yung DJ ng bukul, daily cryo chispa. Nung tinutok yung DJ at nasakit, yung gana to ay umulit yung hikot, kaya kasawal, there's something wrong. Kaya sa inyong mga boys, kung nagbabasketball kayo, nagbabalibol kayo, nagbabasketball kayo, ang balibol kayo, ganayin kayo nga nakatadar, at bisikleta kayo, nga 999, kanayon nyo makikipaman tukulukul nyo, tututong isiro tukulukul nyo, tabaka at may itik na urat na hanya mo. Lalo mo, si boys ko galing ka, payo ka nga kuya, ikaw tapayat ka. Sige na, kay ano ka. Kasi lang kumalik ko, ito nangyong kita. Nagbabayad? Nagbabasketball? Kapag nagbabasketball ka, anong ginagamit mo? Yeah. Ito, anong ginagamit ng suot sa baba? Oh, tama siya, brief na masikip. Usually yung brief mo yung nagsasabi sa kanila. Tama. Kapag nagbabasketball ka, ang brief mo dapat masikip at yung may garter dito sa gilid. Diba? Nakakatawa pero totoo. Paano yung tuck-in ng iyong ari? Paano mo itinatak-in yung ari? Pataas ba lahat o ipot na baba? Very good. Pataas lahat. Tandaan, pag nagbabalibol, nagbabasketball, nagbabike, ang gagamitin na brief, yung may garter, masikip, at ukol-ukol, pati yung ari mo, nakataas, nakatakim, pataas. Towards dito, pataas. Naintindihan? Imagine, common sense. Nung nagbike ka, nakatakim pa babaday ta, kung sinakayang bidik, DJ, tugaw ti bisikleta, tas agkas-kas jay ka, naiipit yung ukol-ukol, right? Naiipit yung male reproductive organ mo, yung ari mo, right? Eventually, magsasuffer yan. Pero kung nakatas lang dito, hindi siya naiikit, right? Comfortable, correct? Nag-exert ka ng effort eh, kaya kailangan bilagay mo yung organ sa area kung saan hindi siya nagagalaw. Correct. Iba pa, ang mga boys. Nakakita na ba kayo ng boys na nag-brief lagarudan, ag boxer short pailaan, ag short pan pala pang basketball, sa tagpantalon tinag-ipot. May mga ganun ba kayo kakilala? Double, kayo ko, pag pumapasok, ano lang po bang suit niyo? Mga brief tapos boxer. See? Normal ba? Hindi. Hindi normal. Kas laamon, luklutuan, kimpalpaloomon, taukulukul mo. Totoo? Anong sabi ko? Number one, fundamental, pinanganak po tayong hubot-hubad. Tama? At kinpilayo amin. Makikita amin. We're very naked. Nag-brief ka na nga, nagpagsasyot ka pa, nagpantalon ka pa eh. Tapos, titakin mo pa yung kastoy. Sige, tapos mo lang. Ito yung garter niya. Asan ang garter ng brief mo ngayon? Nandito. Asan ang garter ng boxer shorts mo? Ay, di siya nakapag... Pero usually, okay. Tapos mo. Saan ang garter ng pantalon mo pag nakapantalon ka? Sa banda, nakalagay? Sa waist, dito. Saan ang garter ng shorts mo, ang boxer shorts mo kapag nakapantalon ka? Nasa taas, tama. Yung garter ng brief mo, nasaan banda? Pantay sila. Normally, dapat po hindi magkakapantay. Tapos mo lang yung damit mo, kuya. Nubay titigarter na dipantalon mo, nubay titigarter na, dapat hindi na rin dito nakalagay o nakapatong yung garter ng boxer shirt mo at brief mo. Dapat magka-layering. Dati yung garter to brief mo, at dati yung garter to boxer shirt mo, at dati yung garter iti pag-basketball shirt mo, pag-basketball kay garot, tapos at dati yung garter to pantalon. Bakit? Kasi no, ang papatong na aming dagita,
Nagpuspusin aming napagnaan yung urat-urat dito ay tiba pang lower extremities mo awanan tag-circulate na blood and other oxygen, something like that. Correct? You may put your seat earlier. Nag-gets. Tapos, pag umuwi kayo sa bayan, napansin nyo, may likat yung aming dito, nagkagatan, di kakastuyo, di ba? Agak-gatan. Ito ko nag-red, ito ko nag-black one, correct? Usually sa akin ganon. Pamahiling ang pantal ng tipitit, ito nagawit ang agak-gatan. Naranasan mo yan, Daya May? Agak-gatan, dagito yung nagtitit, kaswa ka agak-gatan. Naranasan mo yan? Huwag ganon, para maganda pa rin ang flow. Kaya pag umuwi ka sa bahay ko, dahil nag-brief ka, nag-boxer shirt ka, saka pantalon, tinatanggal mo na dapat yung brief mo, yung boxer shirt mo wala naiwan sa bahay. Hayaan mong kumutin na pinlayot yan kasi hindi naman nila makikuha yan. Naintindihan mo. Kaysa naman maaga kang mamatay dahil sa sakit. Naintindihan, boys. Girls, laging tandaan, tanggalin ang bra pag natutulog at hanggat maaari, magbabamit ng bra na hindi nagpo-push up. Kung nagpo-push up naman ng bra, siguraduhin pa rin sa latin ang suso para sa ganon, maiwasan tumubo ang mga tinatawag na cyst, lumps, or mass. Naintindihan. Okay. Si Kuya, ilang taon ka, Kuya? O, 70. Pero tignan nyo naman, idol ko, no? May dala siyang condom sa wallet. Ah, papaswerte lang to. Anong name mo? Si Chikral, ha? May talang condom, 17 years old. Very good ka dito. Ang paggamit ba ng condom na to, kapag halimbawa gagamitin mo siya, kakagatin mo ba para buksan o kamay mo ang magbubukas? O, ako gagamitin ko na itong condom. Kakagatin mo ba para magbuksan o kamay ko ang pambubukas? Sino ang sabing kamay? Pakita sa kamay. Yung kamay ang pagbubukas. Pagkitas ang kamay. Sino naman dito yung bunga nga ang pagbubukas? Gamit ang nipin. Pagkitas ang kamay. Mali. Ang paggamit ay kamay. Kasi kapag bunga nga po pwedeng masalak mo yung loob nito, yung laman nito at po pwedeng magkaroon ng punit o butas. So kamay. Binubuksan ba ito sa matilim na lugar o sa maliwanag? Sa maliwanag na lugar. Hindi mo yan bubuksan. Kaya kapag yung partner mo, magtatalik na kayo at gusto na patayin lahat ng ilaw, huwag kang papayag. Dapat nakabukas yung ilaw para makita mo yung baka naman may butlig-butlig o kaya mapansin mo may tumutulo na pala, may tulo pala siya. O kung yung babae, makikita mo talaga yung mismo yung pag-aari niya, baka mayroong something. Marumi yan na magiging magtalik-tama? O pwede ka bang ma-infect? Yes. Kasi doon nagsisimula yung usapin natin ng HIV towards AIDS, yung sexually transmitted infections or sexually transmitted diseases, yung mga tulog, gonorrhea, syphilis. Naintindihan? So in doubt, sa partner, buksan ang ilaw. Sir, paano itong ayaw niyang buksan yung ilaw? After 3 days, mag-manifest si tulog, masakit na yung ari mo. Nahihirapan ka na umihi. Eventually, pag nagtagal, lalagnatin ka hanggang tumutulo na lang ng tumutulo. Kaya hindi ka naman nag-exert ng effort, may tumutulo. Tapos masakit ka, dinihin ka. Tapos makate. Yun na yun, yung infection na nakuha mo doon sa babae. Kasi doubt ka na may something na mali sa kanya, pero inrusod mo lang ka, pinasok mo pa rin na hindi ka nag-control. So the boys, be sensitive, hala nga yung libog ang papatirahin. Kailangan mapagmatchat. Okay? Sa babae din, kapag yung lalaki papapatay yung ilaw, ayaw kagamit ng condom, makipag-foreplay ka. Tama ba ang pag-amoy? Normal. Makipag-foreplay ka, halik-halik mo niyan, salatin mo yung habang nakadrip show, nakashow, pag ipasok mo yung kamay mo. Ganyan mo, nalangkan mo. Pag inamoy mo yan, ay, pinapangsit niya. Kasi niya, pinapangsit niya, laptop. Doubt ka, right? Sa tingin mo ba, ipapapasok mo pa yun? Hindi na. Baka infected siya. Kailangan mo palagyan ng condom. Kasi hindi ka tiyak kung safe ka sa kanya o hindi. Bakit? Dahil ang pabalik-balik, kahit nagagamot ko ang mga syphilis, gonorrhea, ganyan, o tulo, o pwede po, pagpabalik-balik yan, umababa po yung immune system natin, di ba? Yung resistensya ng katawan natin, and eventually, o pwede po tayo magkaroon ng
HIV. Ano po bang HIV? Human Immunodeficiency. Diba? Pagbaba ng ating CD4. Ano po ba ang CD4 cluster differentiation 4? Ito yung sa katawan natin na promoprotekta sa kabuuan ng ating katawan against infections. Pag yun na ang natamaan, yung promoprotekta sa katawan natin against infections, yun ang dahilan kung bakit prone na tayo sa mga incurable, walang gamot, walang hindi pa natutuklasan ng gamot para sa sakit na yan o kaya pupwedeng matransfer pa sa iba na sakit, na intindihan katulad na ng HIV towards AIDS. AIDS is the end stage of HIV. Okay, na intindihan. Basta ko muna po kuya ha. So, bakit natin, paano natin mapoprotekta ng ating sarili against itong mga klase ng sakit na to? Una, common sense, anong unang dapat gagawin natin para maprotekta natin ang katawan natin, against these diseases or illnesses? Gumamit ng contraceptives katulad ng condom. Ano po? Self-control pal. Pag-figure sa sarili. Okay. Suri na kalapos si babae. Ay, no. Nagwalo ka. Asyam mo. Nagdahilis mo na. Okay. May point sa kayo naman po kuya. 21 years old kayo. Oh, gagamit ng condom. Active po ba tayo sa sex life? Yes. So marami po kayong condom. Huwag na huwag kayo mahihiyang bumili ng condom sa kahit saan. Mas nakakaya din yung dapat yung hospital. Ayun! Kasi po, kung kurang ni Joy. Totoo yun. Diba? Totoo. Huwag mahihiyang bumili ng condom. Pag nahihiya ko kayo, humingi ko kayo sa akin kasi sinusuplayan ko tayo ng situation office ng condom.